kaso na to, parang ngayon sa mga netizens, parang lumalabas na na doon daw nakikita yung difference ng treatment sa may mga kaya at doon sa mga nag-ihigaw sa buhay. For example, like, ito daw mga mayayaman, pag may ganitong mga nangyayari, nagpapapreskon pa, yung mga mahihirap, pag nanguhuling ganito, naka-orange na agad bago i-present, orange shirt niya, naka-posas, anong mamang reaction ng PNP sa ganun? Kasi naging ano na itong paso na ito eh, parang naging laban na rin ang, yung estado sa buhay. So, like I said earlier, ma'am, naiintindihan natin yung mga sentiments ng ating mga kababayan. But let's try to put it in a legal context po nito, no? Yung mga nauna po nating mga nahuli, na particularly yung mga na-involve po sa mga vehicular accident at na-apprehend doon po sa mga panahon na may mga aksidente po, ay automatic po yun, napasailalim po sila sa inquest proceeding. But alam po natin lahat na tumakbo po itong si Mr. Anton Vicente at nag-conduct nga po tayo ng manhunt operation. Pero lumagpas nga po, there is already a considerable lapse of time at hindi na po natin mai-effect yung kanyang arrest. Doon naman po sa mga sinasabi na pagka mahirap po, iba po ang magiging treatment, ay with due respect again, ma'am, no, wala po tayong pinapaboran maging mayaman ka at maging mahirap ka. In fact, records would indicate na may mga insidente po, na may mga malalaki po tayong tao na inaresto at dinaan po sa legal proseso. It so happen lang po, ma'am, na ang PNP po has to go to the legal process at kailangan po natin respetuhin yung mandato at jurisdiction po ng prosecutor's office, pati na rin po yung ating judicial authorities. Ma'am, sa part ba ng PNP, walang effort na baka pwede ka munang i-custody? Just an assurance, kasi parang naging highly, ano na itong kaso na ito eh. Parang assurance lang sa publiko, kasi hindi naman mang isang beses lang ito nangyari. Pang-apat na beses niya na itong nangyari ito at involving him as a driver. With respect, ma'am, dun sa the previous three cases niya ng reckless driver, driving, particularly noong 2010, 2015, 2016, I'm not privileged to discuss it kasi base na rin po, ma'am, sa inilabas po na records po ng LTO ay mukhang na-solve na po itong mga kaso nito. Dito lang po tayo sa, limitado lang po tayo dito sa kaso po niya na ito. Unless of course po yung ating respondent sa tulong po ng kanyang abogado ay mag-execute po ng waiver na sasabihin po niya doon, written waiver, na ako po ay willing magpa-custody sa PNP habang gumugulong po yung investigasyon. That's the only time lang po na po pwede po natin siyang i-take into custody. In the absence po of any written waiver po na isasubmit po niya sa proper judicial authority, ay hindi po natin siya po pwedeng i-custody. Otherwise nga po, ay maaari nga po masampahan din ng kaso for arbitrary detention yung ating mga kapulisan. Ma'am, kilala ba ni OIC yung family? Due to your knowledge, kilala niya? Kasi parang yun yung lumalabas sa actions. To set the record straight, sir, no, hindi po kilala ng ating officer in charge yung pamilya po nitong ni Jose Antonio San Vicente. It so happened, based on my information, ay meron pong nilapitan itong tatay na po pwede pong makipag-usap kay OIC kung po pwede nga po silang umapiyak dito sa Kamkrame. At yun po yung dahilan kung bakit kakahapon. In the interest of transparency, ang dami na nga po naghahanap, na kaya minarapat po ng ating officer in charge na ilabas at ipakita po sa publiko itong si Mr. San Vicente bilang patunay nga po na siya ay umapir dito at wala po tayong itinatago. Ma'am, ano ba yung protocol natin kapag yung sumusuko o pag iniharap po kayo na sumurender po na suspect? May mga insidente, sir, na sumusuko yung itong respondent habang hindi pa po naisasampah yung kaso sa prosecutor. Yun po ay kapag inamin po niya yung kanyang pagkakamali at mag-execute po siya ng extrajudicial confession at mag-waiver po siya ng kanyang kakapatan at mapasailalim, at pinili niyang mapasailalim sa kustodiya po ng pulis, ay doon po maglalabas po ng resolution, kasama sa resolution po ng prosecutor na ilalagay doon na yung kustodiya po nung suspect ay mananatili sa pulis. Dito po sa kaso na ito, sir, ay nauna na po natin naisampa yung kaso. Ibig sabihin, hindi na po siya subject for inquest proceeding. Naglapse na po yon, so wala na po tayong puder para siya po ay arrestuhin dahil ito pong kaso na ito ay hindi naman continuing offense. Meaning, nangyari po yung insidente noong January 5, nag-conduct po tayo ng manhunt operation, hot pursuit. Had we arrest him, probably yung less than 24 or even mga a few days
ay naisa na nahuli po natin siya, then he can be subjected to inquest proceeding. In this case po kasi, naisampa na yung kaso, hayaan po nating umusad yung legal process. Hindi mo na kay San Vicente, hindi applicable yung susulat pa siya ng confession at sasailalim sa booking. Pwede pa naman po siya, sir, na mag-execute ng kanyang account affidavit. Katulad ng sinabi ko, antayin po natin bukas, magkakaroon po ng preliminary investigation. I don't want to preempt po yung legal strategy po ng kanilang abogado. Tignan po natin kung magsasubmit po sila ng counter affidavit admitting his fault doon po sa nangyaring insidente. At kung papayag po sila at mag-execute sila po ng waiver, then hindi naman po natin yun na hadlangan. At kung sasabihin niyang gusto kong magpa-custodia with the written waiver po on his part na pirmado po ng lawyer niya, then by all means po, we can take him into custody. We want to take the word of his lawyer na sinabi nila na handa silang harapin at haharapin nila yung kanilang reklamong isinampa sa kanya. Sabi ko nga, ma'am, na we expect them to appear tomorrow during the preliminary investigation. But on the part of the PNP, dahil tama po kayo na may ilang araw ang lumipas bago lang siya because of yung pressure siguro din at dun sa pamilya ay inilabas po siya. That is the reason why the Mandaluyong City Police Station is preparing to submit and file sa korte natin yung precautionary hold departure order. In one way po, kung ito po ay mailabas, ay hindi po maaaring lumabas ng bansa itong ating respondent. So, to put it simply, ma'am, hindi po tumitigil ang PNP para po gawin ang lahat ng poder base na rin po sa mga legal procedure na para po masiguro na ito pong si Mr. Jose San Antonio San Vicente will be present during the investigation and in fact during the hearing of the case. Ma'am, sorry to ask this, pero isa po kasi doon sa medyo nakagalit sa medicine, sa social media. Yung nakita nilang lumabas na picture na nagmalo pa si I'm not privy doon sa eksena po na yon, but again I could only surmise na customary, sir, sa Pilipino na kapag may nakakatanda sa atin ay nagmamano po tayo as a sign of respect. So I cannot speak on behalf of our OIC kung ano po yung tumatakbo sa kanyang isipan kung bakit siya po ay nagmano doon sa nanay. Only that the yun nga po, customs natin na magmano po sa mas nakakatanda po sa atin. Regardless po kung kayo ay general o patrolman, meron po tayong mga customs and traditions. Matigas kasi, ma'am, siguro. Kasi yung statement ni Chief ng Monday, parang matigas yung babala niya. Tapos, inaakusahan niya na nag-adding pa. Tapos, nung magkita sila, yung actions ni Chief, parang nagbago. Wala actually, sir, sa nagbago sa stance ng ating Chief PNP. Yung mga binitawan niyang salita nung Lunes, I think, help para po magdesisyon yung pamilya na lumabas at magpakita sa publiko dahil nga marami ng panawagan na bakit hindi niya harapin yung kaso laban sa kanya. Ngayon po na humarap na po siya at pinili po na kay OIC po magpakita dahil siya po ang mismong nanawagan, ay yun po ang nangyari. Hindi po natin i-expectin na i-berate pa po siya at papagalitan pa po siya ng ating OIC at hinayaan po niya yung lawyer at ang pamilya at mismong si Jose Antonio San Vicente ang magsalita. Ang ginawa lang po ng ating OIC kahapon ay iniharap po siya sa publiko para sa kanya po mismo marinig kung ano ba talaga ang nangyari nung insidente po na yun. Sa mata ng PNP, ma'am, ay malaki ang naging tulong nung ginawa ni OIC na maging matigas yung kanyang panawagan na lulutang si San Vicente. No less than the mother of Mr. Jose Antonio San Vicente ang nagsabi na because nga doon sa mga binitawang salita ng ating officer in charge ay medyo nagdesisyon po sila at natakot na baka lalo pang lumaki yung issue dahil lumaki na nga po yung issue, nag-viral na at yun yung nag-udyok sa pamilya nila na lumapit na rin po sa PNP para magpakita na at ipakita sa mga tao na handa nilang harapin itong kaso na ito. Kung sa pagpapadrug test, anong protocol ng PNP sa mga ganitong klaseng kaso para i-subject ang isang tao?
drug test. Kasi ang sinabi niya, hindi naman daw siya gumagamit, pero magpapadrug test lang siya once he was advised by his lawyer. Ano yung magiging grounds ng PNP para masubject siya sa drug test? Tignan po natin yung provision ng Republic Act 9165, ma'am, no? Kapag ang isang kaso po ay drug-related, mayroon pong drug pushing, selling, manufacturing, drug using, possession, that's the only time po na po pwede po natin na i-force o i-compel po yung isang tao para magpa-drug test. Kung ang pinail po nating kaso ay drug using. In this case po, nare-respeto po natin yung, again, yung karapatan and legal process po, and due process, na ito pong kasong ipinail sa kanya, sabi nga nung lawyer po niya, ay hindi naman drug-related. So, ini-invoke po nila yung karapatan nila na sagutin yung reklamo, pero yung sa drug test po, ay sabi naman po nila, ay hindi po nila nakikita yung urgency and need to subject si Mr. Jose Antonio sa San Vicente sa drug test dahil hindi naman po drug-related yung isinampang kaso laban sa kanyang kliyente. Ma'am, ano ba yung arrangement ng PNP sa family ni San Vicente family? Kasi parang wala nung Lunes pinasuko, then nung Wednesday dumating dito. In live coverage, ma'am, live program, na parang nakaset na may previous na usapan na ba? I'm not privy about that, sir, no? Only we were advised na there are some efforts being made nga po. Dahil nga after nga po nung panawagan ay yung pamilya mismo po, sir, ang humuhumanap ng po pwede pong kumausap kay OIC nga po para po nga i-arrange nga po yung pagdating po nila dito sa Camp Crame. So with due respect nga po doon sa mga ilang mga maling impormasyon na lumalabas, hindi po i-stage yung nangyari kahapon. Nangyari po yon, may tumawag po kay OIC at darating nga daw po yung pamilya niya at ang abogado. Yun naman po ang in-arrange ng ating OIC. Ma'am, sorry to be direct, pero kasi bago yung press ko ni OIC, kayo po yung nag-press ko, I asked kung may idea pa kayo sa yung exact location. You said, ma'am, na hindi alam ng PNP. Then after that, two hours after, ma'am, si Chief, si OIC, present po yung family at na-miss attack na live. So, ayun po kasi, ma'am, yung doubt ng mga tao na stage ba, scripted ba, yung pangharap talaga. Ano po yung paliwanag din? Hindi po scripted or staged yung nangyari kahapon. Tama po kayo. A few hours bago po nangyari yon ay humarap po ako sa inyo at diniscuss nga po natin yung kaso na ito. Kasama niyo po kahapon while nagsagawa po tayo ng press briefing ay wala pong alam ang PNP sa whereabouts niya. Kaya nga po palulit-ulit namin pong sinasabi na continuous po yung ginagawa po nating pag-locate sa kanya, yung ating po mga efforts sa pag-i-scan po ng mga CCTV footages ay tuloy-tuloy po to prove nga po na hindi po tumitigil ang PNP sa pagkakalap po ng ebidensya at paghahanap po sa kanya. It so happened, nung mga panahon na after po natin natapos at may mga development nga po, we were advised na yun na maaari na dumating po dito at mayroon pong efforts ang pamilya na harapin nga po yung kaso. That's the time na pare-pareho po nating nalaman na darating po dito yung si Mr. Jose Antonio San Vicente para harapin po at humarap sa ating OIC. Tumingin kasi even the PI po, ma'am, clueless sa mangyayari that afternoon. That is correct, sir. So, yun po yung usapan lang between the family of San Vicente and the office of the Chief PNP. That is correct, sir. Okay.